Welcome back again, big boys, sa ating YouTube channel. So ito, mag-unbox na naman tayo. Dalawang PR kit naman ang i-unbox natin. Yan, Coreset 2021. So ang inaabangan ko lang dito talaga is yung PR foils. Sana Teferi, Ugin ang makuha natin. So simulan na natin. Tabi ko muna tong isa. Diyan na muna yan. So if you're not yet subscribe sa aking page, subscribe na kayo guys. Walang halong ano, pambobola. Marami tayong gagawin dyan. Unboxing, videos. Tignan nyo na lang, check nyo na lang yung page sa mga content. So ito, start na tayo. First box natin. First kit pala, I mean. Ang ating foil, PR foil, pula. Uy, Terror of the Picks. Medyo mahal to eh. Nakita ko may nagbebenta nito 700 yung normal. Etong PR foil, di natin alam kung magkano to. Tabi na natin. Ito pala ang laman niya. Pakita ko lang. May dice. Color green. Sana yung symbol. Oh! Ba't ganun ang symbol niya? Parang RIX. Napalitan. Corset tong binuksan ko guys ha. Iba yung dice. Ba't kaya? May mixed up siguro sa mga cards. Kasi kung mapapansin nyo, M21 dapat yan. Pero RIX. Siguro ito na yung gagamitin kong ano, thumbnail or cover art or what. Mamaya. Kaya nagkaganon. So start na tayo. Ngayon yung divider. Ang problema kasama dito. Rules. Simple rules. Kasi itong pre-release para sa mga beginners to. Usually. Ayan. The loss. The life and times of Teferi. Ayan. Oh, okay. Diretso na tayo sa packs. Check natin mamaya kung ganun pa rin yung magiging dice natin sa PR kit. So meron niyang 6 na pack, PR packs. Ilaman pa ba? Wala na. So ito, first pack na tayo. Just lang natin konti yan. Guguntingin ko guys ha, para medyo ano. Parang ano to eh, rare na kagad. Kasi Japanese na raw yung nagsusupply sa ano, Philippines, hindi na US. Ito na nga ata. Oh, rare na nga kagad. Liliana. First pack natin, Mythic. Liliana, Walker of the Dead. Uncommons. Oh, dating rare to. Kirion Dryad. Na reprint ng uncommon na lang. So the other cards, so mabilisan lang to. Nasa unahan kasi yung mga rare. Japanese na kasi nagsusupply sa Philippines. So yan. Oh, yun kaagad nabigla. Sanctum of All, second pack natin. Reprint si Trashing Bronto doon. Galing RIX to eh. Ito yung gantong symbol. At kaya ganito yung dice. Che-check ko mamaya kung ganyan talaga. Grass of Darkness. Reprint din yan. Dating uncommon. Eh, from common, naging uncommon. And all. Pabalik-balik lang yan. Best removal sa standard. Di naman best removal, pero gamit na sa standard kasi. Ayan. Ang token natin, Goblin Wizard. Full. Di naman full art. Prowess, may ability na. So, ito na, ang rare natin. May rare or may foil kaya? May foil tayo. Snare Spinner. And sa ating rare. Ba ito? Anong kulay? Pula. Red siya. Double Vision. Tabi ko lang yung foil ha. So yan, Tormod Script. Panlaban sa cycling pero
di naman na deck ang cycling ngayon. Sa arena, wala na masyadong gumagamit. Actually, ako, di ko na rin siya ginagamit. Kasi, medyo maraming may counters eh. Mapa-Jeskai, mapa-Boros na cycling ang gamitin natin. Fourth pack. Scavenging Ooze. Yan, may nakita ko, nagbebenta nito, napakamura. 50 na lang ang isa yan. From 200, 300. Yung normal ngayon yun, nasa 50 pesos. So, bagsak ang economy ng Magic, pero okay lang yan. Babalik din naman yan sa normal. Once na bumalik din tayo sa normal, kasi nga, lahat tayo dito naka-COVID pa. COVID, under COVID pa tayo, ECQ, GCQ. Tapos dito kami sa Antipolo, bumalik kami sa ECQ, sa barangays dito sa amin. So yun, affected din tayo dyan. Next card natin, yun, yung aso, pack leader. Yan, other dogs you control, get +1/+1. Furious, Heartfire. Ang magandang uncommon daw dito is yung miscast. Yung 1 to cast na counter spell. Instant or sorcery ang kina-counter, tapos pay 3. Para siyang spell, mana leak na 1 to cast pero instant and sorcery lang. Ayan, no. Demon. 5-5 demon. Last pack natin to. May mythic pa kaya tayo makakuha. Rare lang. Primal Might. So yun. Doon nagtatapos ang ating first pack. Diretso na tayo sa second kit natin. Para ma-check natin yung tawag dyan. Yung dice. Kung parehas ng ano. Kasi yung dice nung first kit natin. RIX na ano. Check natin na mamaya. Check natin. So ito. Basta sabihin nyo, hinugot ko yung dice eh. Ibababa ko konti yung ano. Yung kitang kita sa video. So yan. Tabi lang natin mga kalat. So yan siya. Unahin ko muna yung foil. PR foil. Kyrvik the Spiteful. Hindi na rin masama. Tapos ito na ang ating dice. Oh, RIX na naman yung dice natin. Siguro may something eh, hindi ko lang alam. May ginawa siguro sila yung Magic, kaya nagkaaganyan yung mga dice. Che-check natin mamaya yan. Sa-search ko. Simula nung ECQ COVID, medyo di na tayo nagbabasa ng mga articles kasi more on arena na nilalaro natin. Bass Rikit, so sana may tawag dyan. Planeswalker, yan ang makuha ko. May foil. Uy, Ugin. So yan, dalawang mythic ang nakuha natin sa kit natin. First kit, si Liliana, ito naman. Ugin, Planeswalker tayo dyan. Napaaganda. So sana makakuha pa tayo ng mas maganda dyan sa kit natin. Yung mga extended art, mga ano ba yun, tawag nila doon, showcase. Dami na eh, dami ng pakulo ni Magic. Dati foil lang, ngayon alternate art, ang dami. So ito na, rare na tayo. Volcanic Salvo, trash card. Dagdag ano lang yan, pampasikip. Pwede mong gawing ano, bookmark. Okay, ito na tayo. Scored Barrens. May foil ba? May foil. Uy, ang paborito nating card, nagbabalik pala siya. Colossal Dread mo. Foil pa. Uy, lumabas na pala. Sorry. Solemn Simulacrum ang rare natin. Ito muna, gusto ko lang i-showcase to. Best card ever printed to. 6 to 6-6 trample. Simula nung bumalik ako sa Magic, Ixalan ata or RIX, hanggang ngayon, di pa rin siya nawawala. Parang 2017-16 ata. Standard na siya. Hanggang ngayon, standard pa rin.
walang kasawa-sawa yung magic paulit-ulit nila itong ipiniprint. So sa mga may gusto nitong colossal dread mo, nag-accepting offers ako dito guys ha, baka gusto nyo foil yan. So yan, oh may tama yung isa nating card, factory defect or baka sa handling, pero hindi, nakabox to eh. Ayun o, may bangas. Ayun sa kabila din o, may tama. So yan, fourth pack tayo, mabilis lang to guys. Mamaya susunod ko na yung booster box Coreset ulit. Check natin kung ano, seswertihin ba tayo dun or what. After nito, break time lang ako konti, then video na ulit. Popost ko na lahat to, sabay sabay na, sunod sunod na to. Ang ating rare Rada, Heart of Keld, Uncommons. Yan, di ko naman alam yung mga ginagawa niyan. Oh, ba't ganun yung uncommon? Hindi, tama lang pala. Ayan siya. Okay. Second to the last. So, yun. Kung di pa kayo nakasubscribe sa ating channel, subscribe na kayo. Painaantay nyo. Pagalitang upa kayo para mag-subscribe. Big Boy Aki yan. Follow nyo yan. Tapos yung ating page yan, dami nating mga mga ino-auction, binibidding, grabe. In last time, Commander Dex, may nanalo. Ang worth niya in dollars, 60 ata, nakuha ng 1-2. Sipin nyo yun, times nyo na lang, multiply nyo lang, tignan nyo kung ano. Kung magkano ang kinalabasan, eh, 50 ang dollar, let's say 50, 45 or 40, pero malayo talaga dun. Gaganda ng mga binibigay natin dyan. Balik lang sa ating community, sa ating mga tropa na walang sawang nakaantabay, sumusuporta sa akin. Tapos yung isa pa, ano yung worth, parang commander, yung commander deck din, $80, nakuha ng 2,000. Tapos yung last kagabi, grabe yung labanan, umabot ng almost 150 comments eh. Parang umabot siya ng 1,300. Pero $80 din yun. Compute nyo na lang, di ba? So yun naman mga ano yun eh, mga cards sa akin na mga naiwan na, matagal na, hindi mabenta. So yan, binibidding ko na lang, in-auction ko na lang sila. So yun, parang pagbalik na lang, tulong. Hindi mo actually tulong, pero pasasalamat ang dating nun eh, sa ating mga supporters. So ito na, kumahaba eh. Next na tayo. Ito na ang ating rare Temple of Malady. Reprint eh. Parang ilang beses nila nireprint yan. From the original na temple lands, parang Teros Black ata yung mga yan eh. Tapos nireprint nila lately, tapos reprinted na naman ulit yan. Pero good naman siya sa standard. Very good yan. Last pack na natin to. Biglay na ba natin? Tingnan natin muna kung may foil. Ay, hindi siya foil. Ito na. Bibiglayin ko na. Uy, Jolrael. Ayos to. Gamit na gamit to sana eh. Sa arena actually. Okay to. Sa bant. First card ko tong nakuha, Jolrael. First na na to. Di pa nakakuha maski isa dun sa collectors. So yun. Yan. Ayos yan. So, pwede pala yun no. Kanina ko pa napapansin eh. Parang nagdo-double yung uncommon. Ayan so. Parang nag-aapat. Ayan. May mga irregularities dito sa box, ay sa PR kits. Nag-double siya. Kita nyo naman sa video. Double, apat na uncommon. Di ba normally 3 lang? Tapos nag-double uncommon pa ako. Yung kanina rin na isa, feeling ko apat to eh. Kung apat to, 1, 2, 3. Dapat 3 lang eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Count lang natin. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. So meron tayong 12 packs times 3. So dapat
36 lang. Nakakuha tayo ng 39 na uncommon. So in short, meron tayong tatlong pack na apat yung uncommons. Hindi ko siya masyado na subaybayan kanina. Nung last pack na lang, nagulat kasi ako, magkaparehas eh. Same art, isang pack. So yun guys, tignan natin ha, yung mga nangyari dyan sa PR kits. Aralin natin, tapos sa next video, bago mag-upload, bibigyan ko kayo ng sagot ha. So itong nakuha natin na maganda, dalawang planeswalker, isang Ugin, worth parang mga 1-2. Itong Liliana, hindi ko alam, parang siguro 1K. Parang tabla naman tayo, solemn, around 200. Hindi ko alam kung magkano itong pack leader eh. So medyo tabla naman tayo dito. Tapos ito pa pala, Terror of the Picks and Carvec. So guys, ayun, thank you. Hanggang sa susunod mga big boys, salamat!